pinagpalang hapon po sa ating lahat. Lalo-lalo na po sa ating mga barangay kabalyero dito at sa ating mga bisita po na kung saan-saan man po sila galing. Magandang hapon po. Ang masasabi ko po na ipagpatutuo ko po ngayon ay dati po akong may sakit. Chronic gastritis po yung aking sakit talaga. Hanggang sa noon po, puro doktor po ang ginagawa ko, pero gagaling mamaya, ito na naman. Kaya po, noon hanggang sa nakakilala po ako ng mga born again, natutuhan ko na pong sumama-sama sa kanila. Kaya ito po, magaling na wala na po akong masasabi kay Lord na talagang kung ikaw po ay taimtim na manalangin ay talaga pong gagaling ka. At ito pa po ang isa. Kasi po noong November 8, anniversary po nitong PODF dyan po sa Bacayao. Andiyan po yung ating apostol Ricardo de Carillo. Ngayon po, yung oras na po na iyon ay nagsabi po siya na makinig kayo, sabi niya. Kung talagang ako ay totoong apostol, sabi niya, gagaling kayo lahat sa aking mga sasabihin. Yun po ang sabi niya. At sabi po niya ay pumikit kayo at dinggin niyo ang aking sasabihin, sabi niya. At lahat ng hilingin niyo sa oras na ito ay gagaling kayo. At yun po ang sabi niya. Ngayon po, ang naisip ko, hiniling ko po na yung aking anak kasi may sakit na goiter. Yun po ang nahiling ko sa Lord na una ngayon na Lord, ito na po ang pagkakataon na magamot po ang aking mga pamilya, kung sino man po sa kanilang may sakit, karamdaman. Ako po ay nananalig sa iyo sa oras na ito po. At pagalingin mo po lahat ang mga nararamdaman ng aking mga kapamilya. Yun po ang sinabi ko sa kanya. Kaya po naman, nung makaraan po ng tatlong araw, yung anak ko tumawag na. Ang sabi niya, tinawagan po nila kami, niya kami. Hinahanap niya yung asawa niya. Ngayon, tinawag ko yung asawa niya, sila ay nag-usap. Nung nag-usap na sila, sinabi niya, anong pinag-usapan niyo? Sabi ko sa manugang ko. Ang sabi niya, nanay, magaling na daw yung goiter ni Eugene, sabi niya. Ang sabi niya, malambot na daw yung matigas niya dito. Kaya sabi ko, praise God, nagkatotoo yung sinabi ni Apostol ako. Kaya sabi ko, magpatuloy tayo sa pag-pray sa Kanya at walang imposible kay Lord. Yun po ang sabi ko, kaya maraming maraming salamat po sa mga nangyayari na ito. Kayo ay pinagbibigyan niya kung ano man po ating kahilingan. Kung taos-puso po tayong nananalig sa Kanya, ito po ang ating panalangin. Salamat, salamat, maraming salamat po. Di ba po nakakatuwa ang Lord? Noong November 8, ang sabi ng lingkod ng Diyos, humingi kayo sa Panginoon o manalangin kayo sa Lord. Pikit niyo ang inyong mga mata at hingin niyo ang inyong mga nais para sa inyong sarili, sa inyong pamilya. At kung hindi daw siya totoong lingkod ng Diyos o tinawag ng Panginoon, hindi magkakatotoo yung kanyang mga panalangin o panalangin natin para sa ating mga sarili o sa ating mga pamilya. Pero sa pakikinig ni Mami Erlinda, hiningi niya ang kagalingan ng kanyang anak. At ilang araw lang po, ang sabi niya sa akin, Miyerkules tumawag ang kanyang anak.
Mula Linggo hanggang Miyerkules, bilangin po ninyo kung ilang araw po iyon. Tumawag siya para ibalita na yung kanyang goiter ay inalis na ng Panginoon. Amen? Ganun kadakila ang Diyos at ganun niya ginagamit ang lingkod ng Diyos para sa maraming tao para matugunan yung kanilang mga pangangailangan. Naunawaan mo ba natin yung kanyang sinabi? Amen? Magaling na daw siya. Malambot na yung dating goiter o yung bukol niya dito. Alam niyo po, namit ko siya minsan nung kanyang bakasyon noong August. At nakita ko nga na meron siyang bukol dito na medyo may kalakihan na. Amen? At yun yung pinanalangin ni Mami Linda sa ating Panginoon na agad-agad ay tinugon ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin ang Diyos kapag siya ay gumagawa ng dakilang himala sa ating mga buhay.